po ang lahat. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Ang pagpapala at kapayapaan mula sa Diyos na Ama natin at sa Panginoong Heso Kristo naway sumainyo. At sumaiyo rin. Mga kapatid, tinipon tayo bilang kaanib na angka ng Diyos. Kaya dumulog tayo sa maawaing Panginoong nagpapatawad ng lubos. Sinugong tagapagpagaling sa mga nagsisisi, Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Dumating na tagapag-anyayang mga makasalanan ay magsisi, Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Nakaluklok ka sa kanan ng Diyos Ama para ipamagitan kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kaawaan tayo ng makapangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, kami naway magkaroon ng pitagan at pagmamahal para aming magawang sambahin ang ngalan mo, sapagkat sa mga pinatatatag sa iyong pag-ibig, Ikaw ay walang pinababayaang masadlak sa ligalig. Iniluluhog namin ito sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Pagbasa mula sa ikalawang aklat ng mga hari. Noong mga araw na iyon, nilusob ni Haring Salmasar ng Assyria ang Samaria at tatlong taon itong kinugkob. Nang ikasiyam na taon ng paghahari ni Oseas, ang Samaria ay sinakop ni Haring Salmasar ng Assyria. Dinala niyang bihag ang mga Israelita at ikinalat sa hala ng Habor o ilog ng Gosan at sa mga lungsod ng Medos. Nangyari ito sa mga Israelita sapagkat nagkasala sila sa Panginoon na nag-alis sa kanila sa Ehipto sa pagpapahirap sa kanila ng Haring Faraon. Sila'y naglingkod sa ibang Diyos at nakiayon sa kaugalian ng mga taong itinaboy ng Panginoon mula sa lupaing sinakop nila. Bukod dito, sumunod sila sa mga kaugaliang itinatag ng mga hari ng Israel. Dahil sa kasamaan nilang tao, ang Israel at ang Huda ay binabalaan ng Panginoon sa pamamagitan ng mga propeta. Ganito ang ipinasabi niya, Talikdan ninyo ang inyong mga kasamaan at mamuhay ayon sa kautusang ibinigay ko sa inyong mga ninuno sa pamamagitan ng mga propeta. Ngunit hindi nila ito pinansin. Sa halip, nagmatigas sila tulad ng kanilang mga ninuno na hindi nanalig sa Panginoon nilang Diyos. Ipinagwalang bahala nila ang kautusan, ang pakikipagtipan sa Panginoon ng kanilang mga ninuno at ang babala niya sa kanila. Kaya itinaboy silang lahat mula sa kanyang harapan, liban sa lipi ni Huda. Ang salita ng Diyos.
Salamat sa Diyos. Poon kami ay sagipin, kaawain at kupkupin. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Kami iyong itinakwil, O Diyos, kami ay nilupig. Kami sana'y balikan mo kung ikaw man ay nagalit. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Iyong lupang sinaktan mo'y nanginginig na lupain. Bago lubos na mawasak, gamutin mo't pagalingin. Labis na ang paghihirap, niting iyong mga lingkod. Lasing kamat langog-lango sa alak ng iyong dulot. Poon kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Itinakwil mo ba kami? Kami ba ay iniwan na? Paano ang hukbo namin? Sino ngayon ang sasama? O Diyos, kami tulungan mo laban sa aming kaaway, pagkat ang tulong ng tao ay wala ng kabuluhan. Poon, kami ay sagipin, kaawaan at kupkupin. Magsitayo po ang lahat. Sumayin niyo ang Panginoon. At sumayin niyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahong iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi kayo hatulan ng Diyos. Sapagkat hahatulan kayo ng Diyos ayon sa hatol na inihahatol ninyo sa iba. Ang panukat ninyo sa iba ay siya ring ipanunukat sa inyo. Bakit mo nakikita ang puwing sa mata ng iyong kapatid, ngunit hindi mo pinapansin ang puwing mong gatahilan sa iyong mata? Paano mo masasabi sa iyong kapatid, halika't aalisin ko ang puwing mo, gayong gatahilan ng nasa mata mo? Mapagpaimbabaw, alisin mo muna ang puwing na gatahilan at sa gayoy, makakakita kang mabuti at maaalis mo ang puwing ng iyong kapatid." Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Heso Kristo. Magsiupo muna ang lahat. Isang magandang araw po sa inyong lahat. Ngayon po ay Lunes, panimula ng panibagong linggo, panibagong pakikibaka, panibagong pagharap sa ating mga hamon at mga responsibilidad sa buhay. At malinaw naman po, no, sa unang araw nito, tayo ay pinaalalahanan ng Poong Jesus Nazareno na wala sa atin ang kapangyarihan para hatulan ang bawat isa. Tanging ang Diyos ang may karapatan para tayo hatulan o husgahan. Kaya nga nasabi niya mismo, "Huwag ninyong hatulan ang inyong kapwa upang hindi rin kayo hatulan ng Diyos."
So kung ano yung ating ginagawa sa ating kapwa, mararanasan din natin ito. Sa panahon ngayon na talagang malaking bahagi sa buhay natin ang ginagampanan ng social media, na parang umiikot na, no? Walang isang araw na hindi ka nakatutok sa social media. Ano mang, no, social media yan, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, o kung ano pa mga social media na nandiyan dyan. Na lumilitaw din na dahil ang tao hindi na nag-iisip muna bago gumawa ng isang bagay, kasi laging padalos-dalos, no? Marami sa atin ang nagiging mapanghusga, mga judgmental. Yung makita mo lang ang post, kung ano-ano na ang sasabihin, kung ano-ano na yung iko-comment na hindi naman dapat, wala lang. Makapanghusga lang. Na hindi naman alam yung totoong dahilan behind the picture o kaya behind the post. Pero masyadong affected. Kaya nga lagi tayong binabalik, no, sa isang behavior na mag-isip ka muna. Yung discernment na tinatawag. Pagdasalan mo muna. Alam niyo naman po na mahirap. I'm sure. Hindi ko alam kung naranasan niyo na bang husgahan o i-judge ng basta-basta. Yung para bang minsan nag-post ka lang ng disappointment mo, yung may in-order ka, mali yung na-deliver sa'yo, sira yung diniliver sa'yo, pero talagang nag-post ka, nag-rant ka, merong comment na positive, sasang-ayon sa'yo, meron din namang negative o kukontra at ikaw pa ang magiging masama. Pero alam mo naman yung pakiramdam na husgahan ka. Alam mo yan, eh. So bakit mo o bakit natin gagawin ang manghusga din? Eh hindi nagiging tahimik ang buhay natin. Hindi nagiging tahimik ang relasyon natin. Minsan lagi ko pong pinapaalala, bakit ba kasi kailangan ba talagang i-post yan? Minsan po isipin muna natin, no? Kung para maiwasan natin yung panghusga o ang mahusgahan, kailangan mas maging responsable tayo sa ating mga sinasabi at mga ginagawa. Pag gumawa ang isang tao ng hindi maganda, ang hatol agad natin sa tao, napakasama. Pero hindi mo pa alam ano ang pinanggagalingan, bakit niya nagawa yan, bakit niya pinasok ang gawaing yan. Hindi mo alam yung pinanggagalingan, yung nagtutulak sa kanya. Marahil may dala ng pangangailangan, kagipitan, nagipit, na, no, na puwersa. At kailangan natin nag-iisip muna. Totoo. Halimbawa lang po, no, na isa ka sa mga hanggang ngayon ay labis yung naramdaman mong kahihiyan dahil sa panghusga ng mga tao. Okay, i-admit natin. Totoo naman, kasalanan ang ginawa mo. May mali sa ginawa mo. Pero hindi ibig sabihin, masamang tao ka. Hindi ibig sabihin, masamang tao ka. May mali kang nagawa,
may kasalanan kang nagawa, pero hindi ibig sabihin napakasama mong tao. At yun yung isa na dapat nating mas pakinggan, dahil ang Diyos kahit kailan hindi tayo hinatulan at hindi tayo hahatulan basta-basta, dahil alam niya kung bakit natin nagawa yan. Ang inihintay lang naman niya, ayusin natin ang pagkakamali, ituwid natin ang pagkakamali, pagsisihan ang kasalanan. Tanging yun lang, hindi tayo hahatulan ng Diyos. Maaring ang tao, ginudge ka na, pero tandaan mo, ang mahalaga dito ay kung paano tayo hahatulan ng Diyos. Pero sana tayo din mismo, gaya ng nasabi ko, let's be more responsible. Paano ba? Kasi ganito rin yung ginagawa ko, no? Kapag may mga judgmental o nanguhusga, lagi kong tinitingnan, itong taong to, siguro kulang sa pansin, siguro may pangangailangang mapansin, makilala, kaya niya ginagawa yan, kaya na lahat, siguro isang bagay yun para mas makatulong sa iyo natanggapin na sadyang may mga taong nagiging judgmental dahil sila mismo ay may matinding pangangailangan. May pangangailangan affection, may pangangailangan relasyon, o kung ano paman. So, laging mayroong pinanggagalingan ito. Pwedeng siya mismo ay nahusgahan na rin, at ito yung pamamaraan niya para mailabas din yung kanyang saloobin. Pero sana tayo mismo, mas maintindihan natin, hindi tayo dapat nanguhusga ng ating kapwa. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Mga kapatid, manalangin tayo sa mahabaging Ama upang maging mapagbigay at mahabagin tayo sa pakikitungo sa ating kapwa. Ang ating pong itutugon, Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang simbahan naway laging isagawa ang kanyang paglilingkod sa mananampalataya sa pamamagitan ng pagpapagaling at pagpapatawad, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga opisyal ng gobyerno naway magpakita ng pag-aasikaso at pagmamalasakit sa mga dukha at mga yagit ng lipunan, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating sariling pagkakamali naway makita natin at maiwasan ang humusga sa pagkukulang ng iba, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang mga may sakit at mga nalulumbay at mga may kapansanan naway makatagpo ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Ang ating mga mahal na kamag-anak at kaibigang yumao naway tumanggap ng kapayapaan at walang hanggang kaligayahan, manalangin tayo. Ama, ituro sa amin ang iyong pagiging mahabagin. Idalog din natin sa Panginoon ang ating mga personal na kahilingan at mga panalangin para sa ating mga pamilya. Ganon din ang lahat ng mga misang pasasalamat, espesyal na intensyon at mga kaluluwa
na hinihiling na ipagdasal sa misang ito. Ang lahat ng ito hinihiling namin sa ngalan ni Kristo ang aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna ang lahat. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang paghahain natin ang kalugdan ng Diyos sa mga makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan, sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, tanggapin mo ang aming paghahain ng papuri sa iyong kabutihan sa amin. Sa dulot nawa nitong kadalisayan, kami naway makapag-alay ng iyong kinalulugdan sa pamamagitan ni Jesucristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Sa iyong paglingap at kagandahang loob, ang tao'y nilikha mo at pinangasiwa sa sansinukob. Sa hangad mong siya'y iwastong lubos, siya'y pinagdusa mo sa kanyang pagtalikod. Sa iyong paghiliw, iyong ipinahintulot na makabalik siya sa pamamagitan ni Kristo Jesus. Kaya kaysa ng mga anghel na nagsisiawid ng papuri sa iyo, nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoon Diyos na mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. O manaming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa aming maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtisang kusang loob na maging handog, inawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kaniya, pinaghati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo. Gayun din naman, nang matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kaniyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo, nang bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa ikapapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alaala sa akin. Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alaala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya tiniaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kami magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo
ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Amalingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaysa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming nahimlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapating kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaysa ng mahal na Birhen Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang sa San Jose, kaysa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, may pagdiwang nawa namin ang papupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Heso Kristo. Sa pamamagitan ni Kristo, kasama niya at sa Kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Buong kababaang loob tayong tumawag sa ating Panginoon ng Ama namin. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nakakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami iadya sa lahat ng masama, pagkalooban ng kapayapaan araw-araw, iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan, samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas namin sa Yesu Kristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Heso Kristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang binibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming mga pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan po tayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang kordero ng Diyos. Ito ang nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Katawan ni Kristo. Amen. Love them.
Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, kaming nakinabang sa katawan at dugo ng iyong anak ay sumasamo sa iyong habag upang ang aming taimtim na ginanap ay maging pagtanggap namin sa tiyak mong pagliligtas. Sa pamamagitan ni Jesucristo, asama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Manalangin tayo para sa pagbabasbas. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo mga daladala nilang mga imahin at dasalan at lahat ng mga may karamdaman. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo na makapangyariang Diyos, Ama at Anak at Espiritu Santo. Amen. Mayo kayong taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Magandang araw po.